Ito na ata ang magiging action movie of the year na hamon kay John Wick. Tungkol ito sa isang lalaki na dumansang napakaraming problema at hirap na sa buhay niya. Para harapin yung mga kahirapan na to, dito niya naging inspirasyon yung isa sa mga kwento ng nanay niya na tungkol sa isang tagapagligtas. At ito ang sariling bubuuin niya para labanan yung mga taong humaharang sa mga gusto niya at sa mga kailangan niyang gawin. Buhay niya ngayon na puno ng mga illegal na gawain, kakailanganin niya to para sa mga labanan at maraming mga masasamang tao na aatake sa kanya. At gagawin niya to lahat para sa nanay niya, sa mga kababayan niya at syempre para sa sarili niya. Title ng movie, Monkey Man 2024. Sobrang natawa ko nung unang beses ko na panood yung trailer nito at napakinggan ko yung music na ginamit nila. Yung tugtog na ginawang meme, yung so funny to hear it in the trailer kasi nga naging meme yun and ginamit nila. Dito, hindi lang puro action, meron ding comedy, so hindi lang puro tension yung mararamdaman mo, may mga matatawang scene ka rin talaga. Like doon sa akala niya yung sasakyan nila Lamborghini, tapos yung tricycle lang pala nila. Tapos yung scene na tinrain yung basagin na dumaan doon sa may bintana, tapos hindi naman nabasag. Sabi yung mga fight scenes and action sequences nila dito na ito talaga yung mga aabangan ko eh. Pansin ko din kung paano nila in-incorporate yung cultures and traditions nila within the story na it doesn't feel out of place and mas napaganda pa nga niya yung movie eh. Plus points din dahil naipasok nila yung mga societal issues sa bansa nila within the story na sobrang nakatulong din. Alam mo yon, kahit na inspired from John Wick, naglagay naman sila ng mga bagong approach and twist na nagawa nilang parang sa kanila talaga yung movie. O teka, bakit may aso sa may trailer? John Wick resemblance, may aso. No! Ang cool din dito ng Lord of the White Monkey na inspired sa legend ni Hanuman na isang Hindu god na half monkey, half human. Kaya sana yung sino nakikipaglaban siya tapos nakamas siya, totoo talaga yon kasi ang astig nun. Realize ko din sa may trailer na to na bagay pala kay Dev Patel mag James Bond, so baka ito na yung audition tape niya. Kung hindi nyo kilala si Dev Patel, siya yung bida sa may Lion and sa Slumdog Millionaire na sobrang nakaka-inspire and maiiyak kayo. And also, siya rin yung nagsulat ng screenplay, nag-direct, and siya rin yung bida dito, so parang siya na lahat. Ito yung pangarap ko bilang nag-aaral ng film eh, yung mismo movie ko na sinulat, ako din yung bida. Naramdaman ko dito para tong pinaghalong The Raid and John Wick and it looks epic, sobrang grabe. Nakita pa nga ko ang sabi, John Wick in Mumbai and parang nga. Sana makagawa din tayo sa Pilipinas sa mga decent action movie na maipapakita yung mga cultures and traditions natin na with modern filmmaking and choreography na. Yung tipong nag-aabangan habang nakikipaglaban. Kasi yung mga artista pang ayaw matamaan tapos hindi man lang nag-research kung ano yung itsura ng tao or mga taong nakikipaglaban. O yun lang, aabangan ko ba to? Sobra! O yun lang ang title, Monkey Man, and abangan natin to on April 5, 2024.